What's up, folks? Let's review the shoes. Brand new ba? So, bali ano na to, pangalawang bili ko na ng Attack shoes. Yung isa kasi wrong size, size 11. Medyo magalaw sa akin. Ito, kumuha na ako ng size 10. At excited na akong testing. Classic brownie with the gum sole. Tapos suede na may halong leather. Ganda. Tapos itong sole niya, aircraft sole. Pati iba ito. So let's testing mamaya. Matry natin kung gaano kadikit ito. Exciting, more testing. Let's get it on. Time check 3 PM. Bago umulan. Umulan kaya. Sana di umulan. So, yun nga. Mambun na. Orang atras muna tayo. To be continue ang testing. Ay nako. Tara. Balik pa uwi. Wala ano, buhos na. Ano ba yan? Tuloy muna natin ang preview. Puta. Ayos naman. Makapit talaga, makapit. Naudlot ang ano, naudlot ang testing natin. Kwentuhan na lang muna tayo. So ito nga, na-testing ko siya kaunti kanina pero sa kalsada lang. Pero makahapit talaga siya at talagang winaspos ko din. Sinubukan kong igalaw yun pa ako kanina. Talagang hindi siya lumilihis, hindi siya pumipiglas. So makahapit talaga tong aircraft niya. Approved sa aircraft. Sa trails, di natin alam. Masusubukan natin. I-part 2 na natin yung trails. Testing sa trail. Siguro pag okay, medyo umaraw ng ilang araw. 3 days, 5 days na maaraw. Testing natin ito. Yan ang nangyari niya, oh. Close up. May mga eyelet dito. Apat, tapos dito. Dalawang normal na butas.
Ganda din sa pang casual winner. Bali, ano to? Pang pangalawang attack shoes ko na. Yung isa nga, size 11 sabi ko kanina. Eh, ang luwang nga yun. Kailangan dalawang piraso medyas ang suit ko para hindi gumalaw sa trail. Kaya, nag-shoot ako sa size 10. Binenta ko na yun. Tapos, ang mali pa dun, yung pagkayari dito banda, naka-backward. Hindi na ilalak yung heel ng paa mo, nakaganon, no? Dapat huwag gawin ng attack yun. Dapat laging nasa hulihan to. Dapat ito laging banda rito siya. Para maglalak yung heel. Heel ng paa. Pero so far, presyo. Nakuha ko to ng 2.5. Good for the price. Yung tibay, well, masasabi ko naman na ding matibay dahil yung unang attack ko nun, 1 year and 6 months ko nang ginagamit. So, weekend rider, wala pang ano, may mga gasgas siya, pero wala, hindi napunit, hindi nabiyak, yung sole niya intact pa din. Hindi madudurog ng mga pins ng pedal ito, mga traction pin ng pedal, hindi niya kayang durugin. Solid talaga. Thumbs up doon, presyo, thumbs up. Sa forma, winner din. Then punta tayo sa bigat. Sa weight niya, no? Medyo may kabigatan lang to kumpara sa compare sa brand na to. Bahagya lang naman, pero pag sinuot mo na, hindi mo naramdam yun. Importante, budget meal. Nakasuporta ka pa sa lokal, di ba? Philippine made. Winner na naman doon. Sa performance, kung kumpara ulit dito, sa brand na to, siguro kung halimbawa, 10 out of 10 ito, yung grip niya, siguro ito nasa ano, nasa 8.5 to 9 para sa akin. Kaya pasok pa din sa banga. Goods. Ano pa ba? Best pedal dito. Yung gamit na pedal ko kasi wide pedal siya na sharp pins. Ganito. Yan. Ganito siya ka-wide. Plastic nylon solid. Yan yung wide niya. Sakto yan. So, ito. Traction pin niya. Yan. Ganyan. Katutulit. Metal pins. 3 millimeters. Ano pa bang masasabi ko dito? Dapat i-improve. Yun lang yung sinasabi ko kanina. Huwag silang gagawa ng dito banda na yung lalagpas dito sa sole. Dapat laging naka-atras to. Huwag yung gaganon. Hindi maglalak ang heel yun. Tapos ito,
stripes niya. Mas okay sana gawin nilang pag ganun. Dagdag traction sa pedal. Mga honest, ano ko lang yun, honest review ha, sa akin lang. Eh, hindi naman to bigay ng attack sa akin. Binili ko to. Pero sa akong sa budget, okay talaga to. Tahalagang 2.5. Sulit na to. Gawang Marikina. Flexi naman siya. Ito yung log niya. Oh. May garter. Yung dila-dila niya, may garter. Then, kita nyo naman gaano ka-solid yung tahi niya. Tagos hanggang laman, hanggang buto. Ito yung pads. Cushion pads. Size 10. Yan. Tahi niya. Solid stitches. Woo! Winner. Kesa naman bumili ka ng ibang lower quality na mas mabababa dito. Ganito ka na. Kung kukumpara mo naman dito sa Vans. Okay. Okay ang Vans. Since BMX, talagang Vans ang pinakaunang best shoes nun. Pero kung presyong usapan, dito ka. Mag-attack ka na. Makatulong ka pa sa local, di ba? Local for life. Promote your local. Wala naman na ako masabi. Ano pa ba? So, advice ko lang pag mga mountain bike shoes nyo, piliin nyo yung sakto. Yung sakto sa paa nyo. Huwag yung may allowance para intact na intact siya sa paa nyo. Lalo kapag sa trails kayo, technical trails, mas fit na fit siya. Hindi siya gagalaw. Ako yung dating binili ko eh, size 11 talagang ayaw. Sobrang higpit ko na. Gumagalaw pa din yung paa ko sa loob ng sapatos. Kaya shift ako sa size 10. Kahit ito, size 10.5, maluwang pa din. Size 10 talaga. Yun, advice ko lang. Dapat, ano, sakto, sakto yung paa nyo sa sapatos. Hindi masikip, hindi maluwang. Tip. Next episode, next part ko ha. Ibangan yun, ano, testing ko nito. Ibibideo ko kung paano kumapit. Gaano ka solid. Yung review niya sa trail, no. Bye-bye.